Ayan, kamusta po ulit kayo? Mga boss, nga for today's video. Short vlog lang ito, mga boss. So pag-usapan lang natin regarding sa maintenance nga ba talaga ng ating unit. So natawa lang kasi ako dito sa isang dumating dito sa ating unit. Kasi tuwing dadalhin na lang itong unit na ito dito ay sakalang ito pinami-maintenance. So kung bakit pinami-maintenance ay dahil sa ayaw ng umandar o may matindi ng nararamdaman. Okay. So ipapakita ko sa inyo, mga bossing, kung ano ba talaga yung naging problema. Kasi sabi ng may-ari, ito daw ay ayaw nang humatak, at kapag ka may karga daw, kung makikita nyo naman, kargahan ng mga prutas yan. So pag umaabante ay naglalago tukan daw at talaga daw napakaingay. So pan-checking natin, nakita natin yung problema. So ito, papakita ko sa inyo, mga bossing, yung kanya-kanya, yung kasi kanyang engine sprocket. So bibihira kasi ako makakita ng ganito. Ganito talaga, ubos na ubos. So halos mabilog yung kanyang pinaka engine sprocket. So kung hindi pa talaga umingay at umaandar pa, baka hindi pa ito padala dito. Okay, so kaya kung makikita yung kanyang sprocket, talagang bilog na. Hindi na siya sprocket. Halos kinain na nga yung kabilang part ng likod ng ating engine sprocket. Okay, so ito yung ipapalit natin na engine sprocket. At kung makikita nyo yung diferensya, ayan o. So napakalaki ng naubos dun sa kanyang engine sprocket. So possible talaga na hindi na ito hahatak, at kapag ka umikot na yung engine sprocket, talagang tatalo na yung inyong kadena kapag ganyan ang itsura ng engine sprocket. So pati yung kanyang pinaka rear sprocket ay talagang hapay na at napakatilos na ng kanyang mga ngipin. Pati yung kadena, ayan. So ito yung kanyang engine sprocket. Pakita ko sa inyo, talagang napakatulis. At maingay talaga ito kapag ka tumatakbo. Ayun, oh, hapay na yung iba. Yung iba, ubus na rin. Napakatutulis na. So dahil sa bikat ng karga ng unit na ito, kasi dito sa amin, uso yung ganyan, yung mga smash, yung mga scooter na ganyan, kinakabitan ng sidecar. At yan, isa, gagawang mga pambiyahe na rin. So yun lang, mga bossing, shinare ko lang sa inyo ang kahalagahan talaga ng maintenance ng ating mga unit. Kasi syempre habang ginagamit natin yan, yung mga consumable parts tayo na talagang nauubos. So kung may maintenance sana ng ayos, hindi sana abot sa mga ganyang problema na kung kailan lang talaga nasisira, at habang ginagamit pa yung unit ay sakalang dadalhin sa mekaniko para ipa-maintenance kung kailan malaki or hindi na talaga naandar. So yun lang, maganda yung na-maintenance para hindi na rin nakakaroon ng aberya. Lalo na kung halimbawa gaya na ito, pambiyahe. So hindi nakabiyahe dahil sa problemang ito. So kung tama yung pagpa-maintenance, so hindi na kayo magkakaproblema sa daan. So yun lang, mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay? So God bless sa ating mga bossing.